Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about mythical creatures and supernatural beings from Philippine folklore. At isa na rito ay ang aswang, the terrifying vampire ghosts of the Philippines. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Ang aswang ay isang payong termino para sa iba't ibang mga masasamang nilalang na nagbabago ng hugis sa alamat ng Pilipino. Tulad ng mga bampera, multo, mangkukulang, viscera suckers at werebeast. Karaniwan ay mga aso, pusa at baboy. It has no consistent image or description because its appearance varies per region. People have often characterized them based on hearsay, which is why the term aswang has commonly been used as a catch-all description for most evil creatures that lurk in the night. Sa oras ng liwanag ng araw, ang mga aswang ay nagiging incognito na nagkakatawang tao upang makihalubilo sa mga regular na taong bayan, habang sinasadyang inobserbahan kung sino ang susunod na itatarget. Karamihan ay nauugnay sa mga kababaihan, lalo na dahil sa kanilang mahaba, maitim na buhok na ginagamit nila upang takpan ang mga duguan ng mga mata. Kapag gumagapang ang gabi, lumilipat sila sa kanilang mga mandaragit na anyo. Bilang isang malaking aso, ibo na kasing laki ng lalaki o isang itim na siyamis na pusa. Naghihintay na mag-isa ang kanilang biktima bago magpista sa kanilang laman at dugo. Tumingin ang diretso sa mata ng isang tao. At kung baliktad ang refleksyon mo, ngayon mo lang nakilala ang isang aswang, ayon sa mga paranormal expert. Ang isa pang mabilis na paraan upang matukoy ang isa ay sa pamamagitan ng isang espesyal na langis na na-curate ng isang albularyo na kumukulo kapag may nagkukubli na aswang sa malapit. Bagamat walang tiyak na motibo maliban sa pananakit sa iba, ang kanilang pag-uugali ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagbabaligtad ng mga pinahahalagahan ng tradisyonal na Pilipino. Ang aswang ay lalong sikat sa katimugang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao at Visayas, lalo na sa lalawigan ng Visayas ng Capiz. Dahil sa archipelagic na heograpiya ng Pilipinas at ang pangunahi na oral na paraan ng pamamana at pagbibigay ng mga salaysay mula sa nakaraan para sa pangangalaga o didaktikong layunin, ang mga kwento tungkol sa aswang ay umunlad at inangkop ayon sa lokalidad na pinag-uusapan. Ang aswang ay isinilang mula sa alamat ng Pilipinas na may mga kwento tungkol sa nakakatakot na nilalang na ito in at least the 16th century. Nang ang mga Espanyol na explorer ay lumikha ng unang nakasulat na talaan ng halimaw. Napansin ng mga explorer na sa lahat ng halimaw sa kanilang alamat, ang aswang ang pinakinakatatakutan ng mga katutubo.
Ang terminong aswang ay nagmula sa salitang Pilipino na aso wang. Ibig sabihin ay aso dahil ang mga hayop ay karaniwang may anyo ng mga aso. Habang ang mga gawa-gawang nilalang na ito ay gumagawa ng isang nakakatakot na kwento bago matulog, ang istoryador at professor na si Anthony Lim ay nagbibigay ng sociological and scientific na mga paliwanag sa likod ng mga aswang. Ayon kay Lim, ang mga Malay ay nag-migrate sa Pilipinas noong 13th century na nagdadala ng isang set ng supernatural na paniniwala. Sa alamat ng Malaysia, mayroon silang pinanggal, isang magandang babae na nakakuha ng physical na kagandahan sa pamamagitan ng black magic. Ang pinanggal ay isang babaeng midwife na nakipagkasunduan sa isang demonyo para magkaroon ng supernatural na kapangyarihan at dapat na umiwas sa pagkain ng karne sa loob ng 40 araw. Gayunpaman, nasira ang kasunduan at isang sumpa ang ipinagkaloob sa pinanggal na maging demonyong sumisipsip ng dugo. Sa pre-colonial Philippines, ang babaeng pinuno ng isang komunidad ay tinawag na babaylan. Sinabi ng tagapangasiwa ng Rojas Museum na si Brian Argos na ang mga pinunong ito ay may mahalagang papel sa pagpapagaling ng mga may sakit at pakikipag-usap sa mga espiritu. Kaya nang dumating ang mga Kastila, nagpakalat sila ng propaganda tungkol sa mga animistang paniniwala na mga katutubo upang sila ay gawing Katoliko. Halimbawa, inilakip nila ang kasamaan sa mga ginagawa ng isang babaylan na nagpapaliwanag kung bakit ang mga babae ay madalas na iniuugnay sa mga aswang. Habang pinamumunuan ng kababaihan ang sunod-sunod na kaguluhang pampolitika sa Capiz para kontrahin ang gobyerno ng Espanya, nabanggit ni Argos na inakusahan sila ng mga otoridad ng Espanya bilang mga aswang. Kaya naman, ang bayan ng Capiz sa rehiyon ng Visayas ay madalas na binansagang tahanan ng mga aswang. As to why Filipinos still believe in shape-shifting creatures, strong oral tradition remains a primary factor. These days, aswang are still used to scare children at na-attach pa rin sila sa mahalay at hindi may paliwanag na mga gawain sa ilang komunidad sa Kanayunan. Thank you very much for watching. And according to Anne Royfe, a woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears.